si Emerald Mancera Papasin, a third-year student here at LBU Batangas, taking up Bachelor of Science in International Travel Tourism Management and the current Internal Affairs for COMEX of LTS or the Lyceum Tourism Society. Yung ginagawa ko naman sa araw-araw, katulad lang siguro ng mga kabatch ko, online class sa umaga, then sinisingit ko kapag tapos ko na yung mga requirements ko, yung pag-live selling ko, and yung isa pa naming business, which is yung Folded Fancies. Yung Folded Fancies, yung mga products namin dun is mga DIY, mga gift craft para sa mga special someone ng kung sinong gustong umorder sa amin. And yun ay sinimulan namin ng partner ko since mahilig siyang gumawa ng mga crafts nung bata pa siya. Then, inisip namin, why not sell them? Ngayong pandemic din naman, and para may mapagkakitaan kami while doing what he loved. Sa live selling yung mga damit, shorts, siguro katulad nung dinidescribe nila, maasahan akong kaibigan, pwede nila akong takbuhan kung kailan nila gusto, and palagi akong nandun sa tabi nila pag kailangan nila ako. Yung typical student lang din na kahit minsan nahihirapan na sa ACADS, lumalaban pa din kahit ang hirap lalo na ngayon online class. Nagsusumika pa din para matapos yung mga requirements and hindi lang para makapasa, kundi para din may matutunan ngayong online class. So yung tinitake ko ngayon is Bachelor of Science in International Travel Tourism Management kasi yung course na yun is mas malapit siya para makamit yung dream ko, which is yung maging flight attendant sa future. And tinitake ko tong course na to kasi ever since na nagta-travel kami ng mama ko, fan siya ng mga flight attendants. And kahit kinakabahan siyang sumakay ng mga aeroplano, lagi siyang ginagi kapag may mga pag-games yung aeroplano. Then kahit turn na namin na bumaba, ganyan, magpapahuli talaga siya. Para papicturean ako sa mga flight attendants doon kasi gusto din niya akong maging flight attendant. And gusto kong ma-fulfill yung promise na yun kahit wala na siya dito. Recently lang, 2019, days after ko mag-birthday, biglaan lang din lahat. Nagising ako na wala na siyang malay. Then, dinala ko siya sa ospital since kami lang ng mama ko nun sa bahay. Kakahalis lang din ng brother ko. Pupunta kayo sa ibang bansa. And yun, pagdating namin sa ospital yun, dead on arrival na yung mama ko. Kasi wala naman siyang iniindang sakit. Ganun kaya, biglaan lang lahat, and hanggang ngayon, parang hirap pa din tanggapin para sa amin. Sobrang hirap nung una. Talagang parang wala na akong makitang reason para ipagpatuloy lahat yung pagiging active ko sa school. Parang ayoko na ganun. Tapos parang lahat gusto ko nang i-give up. Tapos second year kami nun eh, so parang gusto ko nang stop yung pag-aaral para makagraduate na lang ako ng AITTM. Pero hindi, pinush pa din ako ng papa ko para ipagpatuloy kasi hindi naman, dahil nawala yung mother ko, titigil na din daw ako sa pangarap ko. And thankful din ako sa mga prof ng department namin. Hindi sa pagiging bias, pero sila kasi yung pumunta agad-agad sa amin kasi alam nilang wala akong kasama sa bahay. Alam kong kahit busy sila dito sa school, pinuntaan nila ako sa bahay kasi alam nilang wala akong makakasama nung araw na yon. And isa sila sa mga taong laging nagpo-push sa akin. Tapos, halimbawa, pag may nababalitaan silang pwede kong applyan ng mga scholarship kasi alam nilang makakatulong sa akin. Parang lagi silang nandun. Maging flight attendant talaga, hindi na lang para sa mami ko kasi naging pangarap ko na din siya bago pa siya maging pangarap ng mami ko. Gusto kong ma-fulfill yun, hindi lang para mapatunayan sa sarili ko na eto ako, may napapatunayan ako kasi gusto ko talaga maging flight attendant and alam kong gusto ko yung ginagawa ko if makakamit ko yan in the future. Gusto ko talagang mapatigil na sa pagtatrabaho yung papa ko since ako na lang naman yung nag-aaral. Kasi katulad nung sabi niya, nung buro ng mama, yung buong buhay niya napunta lang sa pagtatrabaho para sa amin. Parang hindi niya kami nakasama kasi uuwi lang siya December, then babalik na siya sa abroad January or February. Kaya hindi ko din talaga siya nakakasama sa mga special occasion, birthdays, mga graduation kasi mula kinder, mama ko lang talaga lagi. And
gusto kong makauwi na siya para makasama na lang namin, kami na lang ng kuya namin yung magsosuporta sa kanya at magbibigay ng pangangailangan naman niya. Yun pa rin siguro sa mama ko kasi until now, sobrang nahihirapan pa din ako since ako nga yung close din naman sila ng kapatid ko pero mas lalo kami kasi laging kami yung naiiwan sa bahay, lahat ng ganap ko sa buhay parang andun siya, parang simula talaga nung nawala siya. Nawala na on a reason para lumaban sa buhay, ganun, kasi totoo pala talaga yon na mahirap mawala ng isang ina. Kasi parang half nung pagkatama nawala na din. Nung nawala siya, yun yung naramdaman ko. And nagpatuloy ako kasi ang daming taong hindi sumuko and patuloy na naniwala sa akin. Lalo pag sinasabi nila sa akin na ang strong ko daw, hindi ko nakikita yun eh. Kasi nakikita ko yung sarili ko na ganito, parang emosyonal, ganun, parang lahat, alos maliliit na bagay, iiyakan, ganun. Parang mula doon sa mga tao na yun na nagpapaalala sa akin na may nakikita silang hindi ko nakikita, parang doon napupush ako na parang ituloy yung laban ko. Kung ano yung emerald na bago pa mawala yung mama ko na active sa school, active sa lahat. Dati kasi yung buhay ko, nung buhay pa yung mama ko, parang student, officer sa org, then kung ano-anong extracurricular. Ngayon, ang dami nagbago eh. Mula yung responsibility ng lahat, yung pagbabudget ng pera, ganyan. Ang daming nagbago sa buhay ko na akala ko hindi ko kaya. Pero sa tulong ng mga nasa paligid ko, nakakaya ko lagi. Lagi nilang nire-remind na kaya ko and matutupad ko lahat ng mga pangarap ko. Una siguro kay God, yung guidance and yung strength na hanggang ngayon binibigay niya talaga sa akin. Kasi yun yung lagi kong pinagdadasal. Kasi parang minsan dadating ka talaga sa point na wala ka nang makitang reason para lumaban. Pag masyado nang na-occupy ng lungkot, ng pangungulila, lahat ng isip ko. Lagi siyang may ginagamit na mga tao sa paligid ko para gumising sa akin, magpa-remind sa akin na huy, may purpose pa ako dito sa mundo. Tsaka yun sa family ko kasi kahit alam kong nahihirapan sila, dun din sa father ko kasi ang masakit sa amin bilang isang anak, what more sa father ko na nawalan siya ng partner in life, na siya yung naging sumalakas para sa aming magkapatid. Kasi parang para sa kanya wala siyang karapatang maging mahina. Kasi pag pati siya naging mahina, wala nang tatayo para sa amin. Wala nang magre-remind sa amin na malalampasan namin lahat. Bukod sa father ko, yung brother ko, yung sister-in-law ko, tapos yung mga friends ko na nanatiling nasa tabi ko, na kahit hindi ako umimik, parang alam nila na parang kailangan ko ng isang kaibigan na parang isang iglap, mag-message na lang sila ng random quotes, gano'n. Tapos parang, yun, talagang alam ko na hindi ako pinapabayaan ni Lord, gano'n. Siguro gano'n din, yung mga taong, yun nga, yung patuloy na naniniwala sa akin. Kasi parang one time nagising na lang ako na parang nag-sync in na lahat, na parang kaya ko pa, na parang may purpose pa ako dito eh. Parang hindi dapat ako sumuko kasi hindi nga nila ako sinukuan eh. Parang kailangan kong lumaban, kailangan kong tumayo sa sarili kong paa and matutunan yung mga bagay na kailangan ko para makasurvive and eventually sana mag-heal na sa lahat ng mga problems and lahat ng mga nararamdaman ko ngayon. Siguro yung minsan nahihirapan din mag-balance ng time, lalo sa akin kasi yun nga, sinisingit ko pa yung mga yung business ko, yung live selling and yung folded fantasies. Pero
palagi namang nagagawa ng paraan, lalo kung may mga friends din naman na nag-guide, pag halimbawa sa subject, yung gumagana yung internet, may mga hindi naintindihan, andun sila, willing to explain everything, and yun, yung support system ko. It's okay if you're not where you thought you'd be in life right now. Kasi, di ba ganun tayo, parang ang dami na nating plano sa buhay natin. Nakaplano na yung magagawa natin, yung buhay natin. Pero, minsan may ginagawa talaga si God na way, hindi para ilayo tayo dun sa mga plans or pangarap natin. Pero parang gumagawa siya ng way para mas maging matatag pa tayo in a way na magagamit natin para makamit yung goal natin. Yung kahit sobrang hirap, kailangan lang natin maniwala sa Kanya kasi hindi naman niya tayo pababayaan. Yun lang yung lagi kong pinanghahawakan and pinaniniwalaan, yung hindi sumuko and mawala yung paniniwala sa Kanya. Ako si Emerald Papasin at ito ang aking kwentong Lycean.